Isang sura sa Quran pinangalan kay Maryam alayhas salam. Sabi niya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wadzkur ba'da udhu ila minash shaitan rajim, wadzkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Sabi niya, basahin mo, ibanggitin mo sa kanila sa book ni Maryam kung saan sa panahon na kumuha siya, kumbaga, pumunta siya sa nag-she's heading eastward. Okay? Tapos, sabi niya, فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Tapos, nag-ano siya, kumbaga, nag-cover siya, at pumunta, pinadalahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ni si Jibril, pinadala doon sa kanya. At ginawang, ano, parang nagkatawag tao si Jibril para makita. Nung nakita na siya si ni Maryam, kalat inni a'udhu bir rahmani minka in kunta taqiyya. So sinabi ni Maryam, sabi na ako'y nagpapa, I seek refuge in Allah from you kung ikaw ay taqiyya, kung ikaw ay pious. Tapos sabi ni Jibril sa kanya, kala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Sabi niya, ako ay walang iba kundi ako ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo para bigyan ka ng anak. Li ahaba laki ghulaman zakiyya, yung pure na pure son. Qalat anna yakuni li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Sabi niya, paano ako magkaroon ng anak na hindi naman ako, wala namang nakahawak sa akin lalaki at hindi ako babaeng na kumbaga nag ang tawag dyan? Yung nagbinibenta katawan, huli ako tibila. Hindi ako ganun. Tapos sabi niya, kala kazali, kala rabbiki huwa alayya hayyun. Sabi ni Jibril, sabi niya, ganun talaga, sabi niya na pag gusto ng yung Panginoon ay wala kang magawa. Madali lang yun sa kanya. Pinakamadali yun. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at magiging ano, itong batang ipinanganak na to, ha? Magiging ano siya? Sana yun. Kalat ano yun po? Kalat ano yun po? Linaj'alahu ayatan linnasi. Magiging ayas siya, magiging sign sa mga tao at habang mula sa amin, sabi ng Allah, wakana amram makliya, ito ay talagang mangyayari. Hindi, walang makakapigil. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. So sabi ni Maryam, nung dumating na sa kanyang makad, ibig sabihin ay lalabas na yung bata. Yung, anong tawag dyan? Yung mga anak na siya. Malapit na mga anak. So, pumunta siya sa yung, anong tawag dyan? Yung poste ng, sabi ng mga kumpasiri, yung patay na dates. Anong tawag dyan? Yung date tree? Palmera. Patay. Walang ano. Sabi, tapos, inutusan siya ng subhanahu wa ta'ala. Nung punta siya doon, sabi niya, yalay tinimito kablahan. Sabi niya, sana namatay na lang ako before nangyaring ito. Wakunto na siya man siya at wala nang makaka, ano sa akin. Basta, ano na lang ako. Wala na lang sa memory ng tao. Tapos sabi niya, tinawag siya ng subhanahu wa ta'ala, fananaha min tahtiha anna tahzani. So, tinawag siya ni Jibril, sabi niya, tinawag niya sa mula sa babaan niya, sabi niya, huwag ka matakot. Ha? Wala la tahzani? Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Mayroon dumadalo sa baba mo na tubig. Doon siya, uminom siya doon. Tapos, inutosan siya sa mga subhanahu wa huzzi ilayki bijit'in naklati tasapat tusapit alayki
Urutaban janiya. So doon nangyari ang sabi ng mga ulama, ang miracle na kasi inutos sa mga subhanahu wa ta'ala iyug-yug-yug yung puste na yun, napatay. Nung yun, bigla na lang nagkaroon ng dahon at naging bunga at lumabas yung rutab. Tapos yun ay umain siya sa rutab, tapos lumabas na yung mata. So ito po rutab, tingnan natin, walang rutab na lumalabas kundi sa panahon ng spring o kaya before summer. So hindi sa December 25, hindi sa December ipinanganak si Jesus Cristo. Hindi sa December. So, bakit? Ang tanong, bakit ipinagbabawal sa Islam ang mag-celebrate sa kanya? Kaya lalahok tayo, sasali tayo sa pag-celebrate. Isa, unang-una, ito ay bid'a siya kahit sa Kristyanismo. Ano ibig sabihin ng bid'a? Ha? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi ang bid'a dito, bid'a in religion, innovation in religion. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ahlasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sino man ang maggagawa ng gawaing bago sa ating relihiyon, ito ay mardud, ibig sabihin ay rejected. Sa isang hadith, sabi na, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sino man ang gagawa ng isang gawain na wala namin, hindi namin ipinag-utos o kaya wala sa mga ginagawa, hindi siya nakapasok sa sinatawag nila yung general principle ng Sharia, ay ito ay mardud, rejected din. Kaya sabi ng mga ulama, ang gumagawa ng bida, kasi dalawang bida, mayroong tinatawag ng bida mukaffara o kaya mukaffira, kaya bida muharram. Pag ito yung mukaffara, pag ginawa itong bida mukaffara, ay nakakalapas ang taon ng Islam. Malaking problema. Lahat ng ating gawain ay mabubura. Pero yung isang muharram, malaking kasalanan, pero hindi ka nakakalapas ng Islam. So itong pagsiselebrate ng Christmas, o sa bida, pero nakapasok siya bida mukaffara. Bakit? Dahil ang belief ng mga nag-celebrate nito, ng mga Kristiyano, ay si Jesus Cristo ay anak ng Diyos. So pag ikaw ay pumasok, sumali ka doon, ay sumali, kikinila ng bida, nag-agree ka doon. Hindi mo sinasabi na, hindi ako nagsabi na agree ako, pero yung action mo is agree doon sa kinagawa. So kaya dapat layuan natin ito mga kapatid. Ang mga kakasakit dito, mga Muslim mismo na nakapag-aral sa mga university dahil sa kanilang kabang naman sa Islam na sumusunod lang na lamang sa kanilang nakikita. Noong elementary pa tayo, lahat ay, anong tawag dyan yung manita? Manito. Kasama mo yun doon? Di ba sa Christmas din yun? Oo. Oh. Gumagawa ng mga Christmas tree hanggang sa high school. So pag wala tayong kalaman sa Islam, kaya dapat kung una-una, para malakas ang ating pagiging Muslim, dapat based doon sa kaalaman. Ang kagandahan mga kapatid sa Islam, ito ay wala tayong makikita sa ibang religion na the only religion na mayroon siyang authentic source ng ating religion ay ang Islam. Walang iba. So, nandito ang ating Quran na the most authenticated book in the face of the earth, Quran. At pangalawa ay ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang authentic din. Wala kang makita sa ibang religion. Wala kang makita. Bakit ito naging authentic? Dahil Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-preserve sa kanya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidh. Katotohanan, kami ang nagpababa ng dhikra na yan, ng remembrance na yan, siya ng Quran, at kami din ang ma-preserve sa kanya. Paano nakapasok yung hadith? Sabi ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya nagsasabi mula sa kanyang
ego mula sa kanyang panaisipan, sa kanyang hawa, sa kanyang desire. Kundi, ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang para sa atin, ang gamot sa lahat ng ito ay pag-aaral, ay kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah. So, natapos niyo po, Ustad, ang kati. Okay. Kinulang mo kayo sa oras. Kaya nagan pa. Tapo.